Guys, so welcome back to this edition. Ay, shucks, mali. Yo, hey guys, welcome back to this video and this is Facts About Me. I am Ravilu Nelson Tamayo, that's my full name, Ravilu Nelson Tamayo. And the story of that name, the Ravilu lang, syempre, yun yung ano natin. Ang Ravilu, ang Ravi nakuha siya ng mother ko sa Saudi, dahil nag-Saudi nanay ko nung panahon na dalaga pa siya. Ang Ravi nakuha siya sa may isang actor na ang pangalan Ravi, na kamhawig daw ni Lito Lapid, yung dahilan ng Ravi. Then yung Lu naman, nakuha naman siya kay Lu Perigno, which is, he's a bodybuilder na sumali ng Olympic. Nakasabayan siya ni Arnold Schwarzenegger. Yan yung bakit nabuhay pa ng Ravi Lu. Okay guys, and then I am 29 years old and ayoko talaga pag-usapan, pero dahil nandito na tayo sa Facts About Me, let us talk about that. Lima kami magkakapatid and I am the eldest. And lima kami, apat na lalaki at isang babae. Yan, yung bunso namin, mismo babae rin. Okay, babae rin. Parang may iba kong kapatid na babae, pero babae talaga yun. Okay, what? And then, alam nyo ba, na ang paborito ng pagkain ko? Ang paborito ng pagkain ko talaga is sinigang. Especially sinigang na baboy. Lalo pag maasim, tapos malapot na punong-puno ng gabi. Ang sarap-sarap. Okay, and then, kinakatakutan ko, taga lang. Yun, aso. Takot ako sa aso. Kaya may mga nagsabi sa akin na ba't na ayoko ng aso? Hindi kasi nila alam yung story. Ha? Ang sakit, di ba? Kinagat kasi ako ng aso ng bata ako. Ang sakit, di ba? Kinagat ako nandito sa ano, dito po. Wala, hindi ko makita yung peklat eh. Pero kinagat ako ng laki kasi ng aso na yun. So, sinadaan lang ako, tapos kinagat ako bigla. Inaano ko ba? Grabe na, kinagat ako ng aso na yun. Nakakatakot siya. And then, isa sa mga ano rin naman, isa sa mga kinakatakot na bukod pa sa aso din naman, takot ako sa nanay ko. Tapos sa nanay ko. Kasi dati kasi ng bata kami dati. Malapit yung mother ko. Dati kasi panaharap kami sa may, ano, alam yung naharap kami saan. Ganun kasi ganun magturo yung nanay ko. Alam yung pag ikaw naharap ka doon sa may wall, as meron alagay ng mga alphabet, mga ABC, mga numbers. Wag na wag mong babanggitin yun. O marinig niya lang yun. Pag narinig niya na binanggit mo yun, magbulk ka lang, nasa likod mo na siya. Kaya eh, pag di mo natapos yun, papaluin ka lang nanay ko. Ganun yung nanay ko dati. Pero super proud naman ako dahil sa ganung pagpapalaki sa amin. At ngayon, ito kami ngayon. Iba ng kapalit ka na sa abroad sila. Ngayon, dahil salamat din naman dahil sa kabila ng takot na yun, natutunan naman kami doon. And then, alam nyo ba na ito ngayon guys, na ang kauna-unahang instrument na natutunan ko, gitara talaga. Kaya nga, ano, gitara yun nandiyan sa cover photo ng ano ko eh, ng YouTube ko eh. And, yun, gitara. At ang kauna-unahang gitara ko nun, regalo siya sa akin ng tita ko na galing Las Vegas Mission. Kasi nagbabakasyon siya dito. And yung gitara na yun, walang pangalan yun, ha? Ang gitara na yun is Morales pa nun. Medyo, puro kuya, pwede mong banggitin yan as a Morales para social na mapakinggan. Morales. Siguro mo nasa 1-1 to 1-5 yung presyo ng gitara ng dami. Or isang lima, ganun. Basta gitara acoustic siya. Then turtle back siya. Turtle back yung likod ng gitara na yun. And kulay green yung gitara na yun. Pero ang natunan ko pa dati, ang natugtog ko pa dati nun. Yung alam mo, ganun lang. Isang dalitin nila ganun lang yung natugtog ko dati. Ganun lang. Well, as tontuwa na ako nun. At natugtog kong kanta, yung Narda natin na Kamikaze. Gusto ko talaga yung dung-dung-dung-dung guhangin talaga yung anak nun eh. Yun yung pinaka ano, nagtutunan talaga na ano. And then, sa mga ano naman, nagustuhan ko nung banda, nung bago-bago pa ako nagigitara, nung pumasok ako sa music talaga. Yun, sa ano kasi talaga dati, eh, sa local, gusto ko talaga yung Rocksteady. Lalo yung, ano yun, ang title, nalimutan yung title nun eh. Yung Mahal Kita, di mo ba alam. Basta yun, pa-i-com. Guys, kung alam yung title nun, i-comment yung nga, nalimutan yung title kasi. Then, yung sa ano naman, isang next naman artist naman, yung ano naman natin, yung, syempre, sikat na sikat, parokyan ni Edgar. Ayan, parokyan ni E. Ayan siya. Then, pangalan naman yung, syempre, sa genre naman nun, yung matagal na ako. Nagustuhan ko na nun, yung mismo, tawag dito, yung Bamboo. Dahil kasi yung genre niya kasi jazz fusion kasi yung genre niya. Napakagaling, napakaangas nun. And then, ano pa ba yung pinanan dito? Then,
nakatugtog ako, siguro first time ko nakatugtog noon, nung way back 2004, kasi 16 years na ako nagigitara. Simula 2004 until 2020, consistent yun, nagigitara talaga ako. Kahit nag-workout man ako, ano may mga ginagawa sa buhay ko, still, nagigitara pa rin naman ako. Alam nyo ba, syempre, bago ko ituloy itong kwento na to, huwag nyong kakalimutang munang mag-subscribe. Yan. Don't forget to subscribe, like, and comment, and share. And syempre, yung bell button na yan, kailangan i-bell mo siya para every video yung gagawin ko ngayon is ma-update kita. O, diba? Ang nag-inspire sa akin, ito na ngayon, malalaman na ngayon ng mga nanonood nyo na, alam, nalaman nyo na ngayon, nalaman nyo na. Ang nag-inspire sa akin na pumasok mismo sa music talaga, eh, ito siya. Yan siya. Yung kasama ko na yung nag-cover na yun, siya talaga yun. Okay. Actually, ano bang meron dyan? Classmate ko siya nung third year high school ako. Napaka-multi-talented ang tao na ito. Oh, napaka-multi-talented ito. Kumakanta. Nagda-drums. Tapos, nagigitara. Nagki-keyboard. Nagbe-bass, o diba? Sumasayaw pa, o diba? Na lahat nasa kanya na lahat. Kung pwede mo lang antayin sa kanya yung part na nasa iyo na ang lahat, talento, hindi sapat. Alam yung mga ganun, ano? Kasi kulang na kulang talaga yung talento sa sobrang galing niya talaga, sobrang angas niya. Kulang yung talento na kuha niya, kailangan niya dagdagan pa ng dagdagan. Bali, guys, ako yung tipong tao naman na masayahin. Ako din naman yung tipong tao din naman na, yun, nag-encourage dahil sa personality na meron ako. Extrovert kasi ako eh. Kaya napakarami ko sigurong kaibigan dahil sa pagiging madaldal ko. Kasi sa pagiging madaldal ko na yun, kaya kong paibagayan yung mga tao na nakikipag-socialize sa akin, nakikipag-usap sa akin. Basta kaya ko i-level yung sarili ko na professional man, ano man ang estado sa buhay, kaya kong maibagay. And then, alam nyo ba guys na sobrang kadaldalan ko na yun, yung sobrang pagiging extrovert ko. Yan. Trivia. Sa almost 1,600 na friends ko sa Facebook, yung 85% doon, kilala ko talaga. Nice. Seryoso yun, kilala ko talaga sila. As in, kilala ko talaga sila. Yung iba naman, hindi ko naman nakakausap. Pero kilala ko talaga sila dahil sa kadaldalan ko talaga. And then, syempre, dahil sa kadaldalan ko naman na to, eh, marami din naman akong natutunan sa buhay ko na to. Especially sa mga ayot sa gusto ko rin naman. Dati kasi ako yung tipong dati na wala akong kwenta kausap. Wala akong sense kausap talaga dati. And then ngayon naman natuto ako sa mga dahil sa mga tao na kakausap ko, mga tao na nakapalibot sa akin. Eh ngayon naman mas ang gusto ko na ngayon tipong yung taong may sense kausap. Totoo naman eh. Kataman kayo, kayo ang naniniwala ako gusto yung may sense kausap. Yung may sense na masaya, nag-e-enjoy ka pang kausap. Yung talaga matututo ka talaga. Siyempre kabaliktaran rin din naman, ayoko naman yung walang ka-sense kausap naman, parang ang pangit naman din yung ganun, no? Parang ang energetic mo, tapos yung kausap mo nang parang wala namang kasense-sense kausap. Tapos tahimik na nga, tapos wala pang kwenta yung mga sagot niya. Ay, sorry for the word guys ha. What? And then, takot tayo ngayon saan. Ang unang trabaho ko talaga, yan, kauna-unahan ko naging trabaho. Kasi pagka-graduate ko ng college ko, nursing graduate ako. Pero naging trabaho ko, unang-una naging trabaho ko talaga, unang-una naging music teacher ako, naging guitar instructor ako. Nagturo ako, I'm a former guitar instructor sa Wesleyan Barreto School. Yan, almost 2 years na tayo nagturo doon. And after noon, naging freelancer na lang ako ngayon. Naging freelancer ako na magturo ng mga tutorial, ng pagturo ng gitara sa mga bata, maging sa mga pamilya, mga ibang mga simbahan din naman natuturuan natin. And then, I'm grateful naman sa ganung pagkakataon. At saka alam nyo ba guys, ano din ako, nagtrabaho ko sa factory. Dahil nagtrabaho ko sa factory, yun, sabi ko noong time na yun, sabi ko, ayun, gusto ko sana Lord, sabi ko, gusto ko 2 years lang sana. Eh, alam nyo, dumating sa point na, pagdilat ko ng umaga, 4 years na pala akong katrabaho. Okay? And then, after ng trabaho ko na yun, naging ano ako, naging na-push ko ulit yung pagkuturo ko. At doon ako napag-invest ng mga gamit ko sa pagkuturo ko. Maniwala kayo kaysa hindi. Alam nyo ba nung nagkatrabaho ko dati sa factory, wala ako na-invest na gamit ko. Kung nga seryoso mga gamit ko sa tupad, sa musika, napag-invest na ako lalo nung nagturo na lang ako ng musika uli. Kaya napakasarap lang talagang balik-balikan talaga. And then yung mga hili kong ginagawa guys, hili ko talaga, passion ko talaga ang music. Hili ko talaga mag-gitara. Yan, hili ko mag-gitara, hili kong tumugtog, hili kong mag-arrange ng mga kanta. Dahil yun sa naging na-inspire ako sa mga musika na narinig ko. Kaya ngayon, kasi ang pag-gitara para sa akin kasi is precious eh. Oh my God! Na parang
bawat gagawin ko is lagi kong tinutugtog, malungkot man ako, masaya man ako, laging gitara yung hawak ko lagi. Kasi yung gitara talaga is naturing ko talaga na malapit sa akin, na any feelings na maramdaman ko sa sarili ko, malungkot man, masaya man, ups and downs ng buhay ko, laging gitara talaga yung pinaka nagpapalakas din naman sa akin. Siyempre, especially, siyempre doon, ang Panginoon Jesus ang nagpapalakas sa akin. Pero siyempre, iba din naman yung part na binigay ng Lord sa akin, yung comfort na pagdamoy na gusto ko umiyak, gusto ko sumaya, gitara talaga yung hawak ko talaga. Yun yung pinaka laging ginagawa ko talaga. And then, alam nyo ba guys, na sa pagigitara ko na yun, ay, yun, marami ako natutunan sa buhay ko nito. Marami akong na-inspired na tao, marami akong naturuan ng mga tao dahil sa pagigitara ko na yun. At salamat din naman sa Panginoon. Hi guys, ngayon naman pag-uusapan naman natin ngayon yung dahilan ko, bakit nga ba ako napasok sa mundo ng YouTube? No, sa mundo ng pag-vlog, marami man ang nagsasabi, ba't ka mag-vlog? Ito yung dahilan ngayon. Unang dahilan ko ay kasi ang YouTube talaga, nung unang dahilan ko talaga, plano ko lang naman mag-store doon naman ng mga videos. Para lang, syempre, pag tumanda ako, dumating yung panahon talaga na, tumanda na talaga, may babalikan ako na mga pwede ko ipanood sa magiging anak ko, sa magiging apo ko, na sabihin ko, anak, apo, ito yung ano, yung si Lolo, ito si Papa dati, tumutugtog. Yung plano ko lang. Then, the time goes by, I enjoy editing ng mga video. Kaya sabi ko, parang na-enjoy ko na rin naman. Kasi kailan lang ba ako nag-start na mag-push talaga sa YouTube? Ito lang dumating na July 1 mismo, July 1st, ang aking pagkapasok talaga ng tuluyan talaga sa YouTube. Then, after July 1 na yun, hindi pa naman ako masyado talaga na nag-post po sa mga video. Just, gusto ko lang naman, yun, ginagawa ko naman, tumutugtog na naman ako, morning covers na naman ako. And then, ayun yung dahilan naman para sa akin naman, basta ang dahilan, isa sa mga pinakadahilan ko kung bakit nasa YouTube ako, I love kung ano yung ginagawa ko. I love yung passion ko, and gusto ko rin naman na ma-inspire yung mga taong makakanood. Gusto ko ma-inspire yung mga taong makakarinig ng video na to. So guys, kung may gusto mo ako idagdag ng mga concern man kayo, ay syempre, comment kayo sa baba. Nahintayin ko yung comment ninyo at syempre, bago tayo matapos, don't forget to subscribe, don't forget to like, comment, and ang hirap na. Subscribe, share, comment, and ano ba itong isa? Before I end, I just want to thank you all sa mga nanood, sa mga nakinig, at sa maikling pagkakataon na to, I hope and I pray na natuto kayo at nakilala niyo ako sa maikling pagkakataon na to. Hi guys, ayun na naman po sa ngayon, at kita-kita sa mga susunod na video natin. Thank you and God bless!